day mga ka-trade. So ayun, balik tayo ngayon sa ating pagdi-DIY. So ngayon, meron tayo itim na trade dito galing kay Jade Domingo. Shout out sa iyo, Jade Domingo. So bali ang issue nito, no, hindi umakit ang gas. So kahit na anong pump ko, kahit higupin ko, walang umakit na gas. So naging issue itong mga to. Kita naman, sobrang crack na. Puro hangin ay nahihigop. Hindi na umakit yung gas. Lumang-luma na yung mga fuel hose. Ito naman sa return, sobrang haba. At meron pang filter. Ayan. So, tatanggalin na natin ito. Papalitan na natin ng bago. Ayan, makikita nyo naman. Grabe, may mga sobrang daming cracks. Ito, return to. Tumagas to nung nakaraan. Hindi naman nakasaksak yung return niya. Nung binalik ko yung return, tumagas. So, ayan. Ayan, oh. Grabe yung mga cracks. Ayan. Ito naman yung supply. So, sa ngayon, ito nakikita akong problema niya. Kung bakit ayaw umakyat ng gas. Hindi makahigop yung fuel pump natin. Bago yung fuel pump natin, bago din yung fuel filter na overhaul ko na rin yung carburetor. So ayaw pa rin umakyat. Actually nung na-overhaul ko na, umakyat na. So umuwi na siya. Hindi pa siya nakakarating sa kanila, nandiyan pala sa kalagitnaan, nasa San Pedro pa lang. Tumirik this oras ng gabi. Hinatak namin to papunta dito sa Santa Rosa galing San Pedro Laguna. So ayun. Ito yung ano, ayun na. Kung makikita niyo isang yun, yun ang return. Ito yung supply natin. Tapos meron pang isa diyan katabi ng supply. Ito, ito. Itong walang nakasaksak diyan, yan ang breather natin, okay? Yan ang breather, checkin din natin yun mamaya kung meron bara. So ang priority natin, mapalitan ng hose tong supply. Ito yung supply, papunta dun sa fuel filter at fuel pump. Yun naman, galing sa fuel pump, dito papasok yung gas kasi return niyan. Okay? So, sa ngayon, bibili tayo ng hose. Kulang tayo sa hose. So, maya natin tuloy yung pag-video natin. At hindi ko na na-videohan yung pagbaba ko ng tangke kasi walang katulong eh. Nagmamadali din ako. Hindi ko na na-set up yung stone. So, ngayon, napaliwanag ko naman ah. Ayan, napaliwanag ko yung gas sa tangke. Napaliwanag ko kung bakit ayaw makyat. So mamaya, ikakabit na natin yung mga hose. Hopefully, umandar na, no? So, tara, bili na tayo. Okay, ayun. So, proceed tayo. Bibili tayo ngayon ng hose sa labas. Wala tayong upuangin dito. Wala rin dyan. Ginawa ko ng hakutan na naman itong charade ko. Samahan nyo akong bumili sa labas, no? So, tara. Seatbelt muna. Ay nga pala yung pulang charade na yan kay Edison. Ayun, hindi na nakasikaso ni Edison. Hindi na madala sa kanila. Kasi may emergency sila. So, ngayon na nag-ano dyan, nagmamanage. Gagamitin ko daw muna, sabi ni Edison. Marami pa akong ginagawa, medyo busy. So, tara, alis na tayo. Nandiyan lang sa labas ng video.
Okay, nandito na tayo ngayon sa ating pagbibilhan ng piyesa natin dito sa Saulo Cervantes Trading. Okay, tara. May ruler. Magkano ba isang ruler? Pagumbago, nabuksan pa lang. Tsaka ano ate? Contact point, tsaka condenser. 3 or 4K? 4K. Okay, so nandito na tayo. Ito na yung pinabili natin. Pumili na rin tayo ng contact point at tsaka condenser para palitan na rin natin. Babayaran niya rin to. Shout out Jade, Jade Domingo. Ayan. So, tingos natin. Sobrang ko dahil naininakawan kami ng hose. Naininakawan kami ng hose, ibabalik lang namin. Okay, so tara, kapitan natin. Baka hindi ko ma-video, ha? Explain ko na lang mamaya kung paano ko ginawa. Okay, so thank you. Okay guys, magte-testing tayo ng mga pipes. Kung may bara o wala. Ganito tayo mag-testing. So, itong pipe na to, papunta yan dun sa makina. Yan yan sa fuel filter, fuel pump. So, para matesting natin yan, kung may bara tong mga pipe na yan dun. Ayan, maglalagay tayo ng supot. Ayan, supot. Tinanggalan natin ang hangin yung supot na yan. Kailangan malagyan ng hangin yan. Okay, so tara, ihipa natin yan. Ayan, so ito yung fuel pump natin, bagong bago. So ito yung inlet, galing ito sa fuel filter. Kung susundan mo yan, ito yan. So nakatanggal yung fuel filter natin, which is luma na, marosen. Sirahin to, ito sira na nga eh. Ayan, so ito yung galing sa tangke. Ayan, iihipa natin yun. Okay, so tara. Kikita ba? Boy, ibig sabihin walang bara, okay? So dahil na-confirm natin walang bara, ikakabit na natin itong hose kata doon sa tangke. Ayan, pagka binabaan yung tangke niya, muna yung makikita ito. Ayan, ito yung supply natin. Ayan, ito yung supply natin. Tapos yung sumunod naman, yun yung breather. Tapos yung isa naman doon, yun yung return. Okay, yung maliit na yan. Yung magkatabi dito, yung dalawang magkatabi na yan. Yan, yan. Ito yung sa inlet natin, galing tangke. Dito tayo kuha ng gas. Tapos, itong sumunod na maliit na yan, yan naman yung breather. Tapos yung isang yun sa dulo na nakaharap dito, dito sa atin, ito kasi yung dalawang to nakaharap doon sa kaliwa. Ito namang isa, yan yan. Nakaharap na yan dito sa atin. Yan yung return. Okay, so titesting natin yung mamaya kung mayroong bara o wala. Ang gagawin nyo naman dyan para matesting nyo yung papunta dyan kung may bara o wala, lalagyan nyo siya ng hose, iihipan nyo. Tapos ito naman, ganoon din ginawa ko. Lagyan ko ng hose, sinigpitan ko, tapos inihipan ko. Dire-diretso naman. Tapos yung breather, ganoon din ang gagawin nyo. Nalagyan nyo rin ng hose, tapos iihipan nyo. Ngayon, pag maririnig nyo yan sa tangke kung ano eh, kung may bara o wala. Pag walang bara, maririnig nyo yung hangin nyo. Okay? So, ganoon lang pag-testing guys. Tip yan, tip. Ayan, ito na rin. Ayan. Walang hangin kanina yan, pero nalagyan. Okay, so walang bara, kakapit na natin. Okay? So, thank you. Okay mga paps, nandito tayo. So ang pinaka issue na ito, nalagyan na natin ng fuel hose, ayaw pa rin mag pump. So ang pinaka nakita kong issue is yung rod, metal, yung metal rod. Ayan, ayan, ayan. Init,
yung metal rod na yan. So, tatanggalin natin yan, malalaman natin kung gano'ng kahaba dapat, kasing haba niya pa rin yung stock. Okay? So, napansin ko rin sa kanya, wala siyang rubber na ganito. Ayan. So, tatanggalin natin. Kawakan. At tatanggalin na natin. Hindi kailangan matigas yung pagtanggal mo. Ayan. So, meron tayong stock na katulad nito. Ayan, katulad niyan. Malalaman natin kung stock yung haba niya. So, ito yung stock natin. Ito, galing din sa isang charade na gumagana. Ayan, mahaba siya. Makikita nyo, bilog yung mga dulo. Hindi siya pinukpok. Unlike this, pinukpok. Tsaka yung haba niya. Ayan. Kulang yung haba niya. Ayan. Pinutulan. So, ang mangyayari, hindi niya maitutulak yung kailangan itulak dito sa fuel pump. Ayan, ito yung tinutulak ng metal rod para mag-pump. So kahit na anong bago ng fuel pump mo, bago ang fuel filter mo, mga linya mo bago, hindi pa rin aakyat ang gas dahil kapos yung tutulak para mag-pump. So ito ilalagay natin at ite-testing natin. Ayan. Ayun, so guys, testing tayo, inabuta tayo ng gabi. Pinondohan na natin ang gasto sa carb, so kailangan mag-start na siya. Yun oh, one click oh. Very good. So, yun, nag-start na siya. Salamat at nag-start na siya, wala na sakit sa ulo. Yung filter. So, sa filter niya, ayun, may karga na. Kanina walang karga yan. So ngayon kumakarga na siya. Okay na siya. Ay, nagiging rin siya sa tamang lugar. Ay, okay na. Ay, kabit na rin natin yung bagong air intake natin. Air filter. Yan. KNN. Fuel filter. Okay, Jade, shout out sa'yo, Jade. Okay na to, pwede mo nang iuwi. Huwag na itong ibenta, okay na to. Marami akong ginawa dito. I-explain ko sa'yo pagdating dito. Tsaka sasabihin ko na rin dito para sa maganda. So ang ginawa ko dito guys, ayun. So ang ginawa ko dito, nalinis ko na yung fuel lines niya, okay na. Tapos yung mga hose, yung fuel hose, okay na rin. Inalita ko na lang yung fuel filter at ayaw niya pa rin humigop. Ang nangyari pala, yung metal rod niya, maikli na. Wala na sa tamang haba, tapos wala na rin siyang fibra. Yung fibra gasket, wala na siya nun. So sobrang ikli na tong metal rod niya. Kinuha ko yung sa akin at pinalit ko rito. So ngayon, Jade, kailangan mong magpa-machine shop at palitan mo to. Okay. So yun lang guys. Yun lang, pinalitan ko yung metal rod. Tapos naglagay ako ng fibra. Ayun, magpa-pump na siya. Okay na siya. Tainit na ang makina niya, hindi katulad nung una. Napakaingay. Okay, so hanggang dito lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. Thank you.